But do you think with the popularity of social media, baka yung mga tao, instead of going out on the streets and rallying and complaining to the government, baka they limit themselves to online na lang, social media na lang? I don't think naman na pagkontrahin yan. Mm-hmm. Kasi sabihin, people can do social media and some rallies, mm-hmm, and some symposium, mm-hmm, some go to Congress or the Senate. So dapat healthy mix pa rin. Healthy mix talaga yun. Balance pa rin siya. Yeah, and some go to courts, di ba? Mm-hmm. Sabi ko nga eh, 3K yan dati eh. Kongreso, ilaban mo sa Kongreso. Dahil Kongreso naman ako, korte. Mm-hmm. Dahil abogado naman ako. At kahit hindi abogado, pwede mo ilaban sa korte yan. At pangatlo, kalsada. Ngayon siguro apat na nakil. Kasama na yung computer. Mm-hmm. Kasi yun na rin yung isang arena. Dihado kasi tayo eh. Ibig sabihin, ang kalaban natin dito, mayayamang mga vested interest, mga big-time politiko, mga big-time na mga kumpanya. Dihado tayo dyan. Kaya we need to explore all venues without excluding one. Yung kakayanin natin, wherever and whenever and whatever. Kasi ito na yung kaya nating arena. So let us use all of this, including social media, of course. Pag-push syempre na maging accessible ito, and of course, para bumilis ito. Oh, pero sa Congressman Neri, kasi ngayon, nangyayari is, di ba, for ordinary people, they cannot have easy access or yung finances to go to court dahil mga gastos, seek a lawyer, ganon. And right now, even on social media, parang napapenetrate na rin ng social media ng mekanaryo. There are groups that already penetrating social media and creating parang chaos na rin or confusion dahil naglalabas sila ng mga parang paninira or kapag you have the finances, the funding, you can easily come out with online campaign na mas hihigitan yung mga iba, di ba? So, do you think na marami pa rin bang maniniwala sa mga lumalabas na paninira or phrases online? Kasi, yung nga lang, sabi ko nga kanina, hindi na, mahirap na i-distinguish kung ano yung totoo eh. Well, sa akin, if you're talking of social media, using money, parang gawin sa social media campaign, is this a reality now? Yes, definitely. Kasi pwede ka mag-hire ng call centers. Mm-hmm. Nasa sabihin na nila about you is positive. Mm-hmm. So, anybody who criticize you, sabihin nila negative. Yeah. So, somebody who says, dapat may genuine land before, birahin mo lang ng buhay ng 10 call centers mo, di ba? Sometimes it overwhelms. Mananalo ba yan ultimately? Ang tingin ko hindi. Kasi later on, people will become more aware na kung ano man yung troll na statement, mm-hmm, at ano yung hindi. So lalabas at lalabas rin naman totoo, eventually. Kasi malalaman mo naman yung call center lang kasi maliban sa pare-pareho, mm-hmm, walang logic lang, di ba? Mm-hmm. At wala lang. Matitrace naman, mm-hmm, ordinarily later on. Sa ngayon, meron na mga dadala dyan. Mm-hmm. Siguro no, maka-develop ng sophisticated call center na pag mag-troll ka, medyo-educate ng konting trolling. Pero hindi pa naman nila na-develop. May kahirapan lang ibig sabihin. Pero hindi ko sinasabi imposible. Hindi ko sinasabi imposible. The best call center is Filipino people. Yes. Hindi mo bayaran dito. At itong mga nag-social media na mamamayan, lockdown nila yung issue. Ang hirap ng empathy. Ang hirap ng corruption. Ang hirap ng corruption. Ang mababa ang sweldo. Ramdam mo nila. You know, ito yung the best call center ever. At tingin ko, yung the best call center ever will defeat any 10 or 100 paid call center ng sino mang mapanira doon sa mga makamamamayan na advocacy yan ng mga progressive na mga social media. Yes. Nabanggit niyo na rin po yung mga hinaing ng ordinaryong mamamayan, ito ba? So let's go to the issues. Yung mga ordinaryong issues na para sa atin na encounter ng mga ordinaryong mamamayan.
So for example, kanina unahin natin yung na-encounter ko kanina, traffic, halimbawa. May pag-asa po bang mapabuti ang traffic sa atin? Ano po ba ang problem talaga? Traffic or transport? Or kulang tayo sa yung mga mass transport na katulad ng MRT? You said the magic word. Ang solution, mass transport. Yun. Mass transport. Dito na naman, ang gobyerno made the wrong choice. Actually, it's an issue of choice. So tingin ko, nalabi sila ng malalaking kumpanya. You have a choice, mass transportation. Dati may railway tayo. Kung napanood ko yung revolution, panood ko lang ang revolution ng Pilipinas laban sa Amerikano, ng Philippine-American War of 1898. May railway na pala noon, sumakay nga siya yung revolution sa Ang tao, sasakay sa tren, basta on time, maayos, hindi ma-accidente at komportable. Ang sabi nga po nila daw, makikita mo yung maunlad ng isang bansa kapag yung mga, kahit yung mga mayayaman, may kaya, ay sumasakay na rin sa mass transport. Yes. Diba? Kasi ang traffic, ultimately kapatch up ang traffic sa lahat. So, ibig sabihin, there's only limited space and limited number of roads. And dumadami yung tao, hindi naman dumadami yung lupa. So, ang kailangan mo dyan, pag-ihingin mo ang lupa, how you decongest the metropolis. Yun ang nagpapasok doon yung industrialization na sinabi ko kanina. May trabaho na doon sa probinsya, sa Bicol, sa Visayas, sa Mindanao, sa Ilocos, sa Ilocos. Yes, palagi yung nagsasabing gano'n ang gawin nila, pero sa akin, the solution is national industrialization. At yun ang solution, hindi yung motherhood statement na dapat may trabaho sa probinsya, yeah, how? Diba? At dapat may investor doon. At tagal na lang, investor na kung kung ito, wala namang trabaho na create. So, paliban sa padamihin ng lupa by, you know, spreading the employment centers all over the country, ipalakihin mo ang mass transport. Yung isang transport that can carry millions of people every day. Ang kotse, kahit ilang beses mo pa ikutin yun sa EDSA, hindi yan makakarry yung thousands. Ano lang yan, limited talaga. So, ang gobyerno naman, masyadong transactional ang pag-iisip. At syempre, siguro may pagkikitaan sila. Ano, itong pinaprivatize pa ang transport. So, kaya ganito ang mayroon. We have been correct all the time. Now, i-privatize ang mass transport. Ang oriente, tubig. Bakit mga bagay na hindi mo ipaprivatize? Mga basic government service. Ito ang nangyari dito. Privatize mo. Private ang ating mass transport. Binenta mo sa mga private, siyempre, ang kotse. Private talaga. Private din yung mga bus. Kasi may-ari naman ang mga bus na mga operating. Private ang mga jeepney. Private ang tricycle. Eh, private lang ito. So, millions talaga yan na mag-uumpungan sa EDSA. Kaya yung mga, hindi ko mingin yan, nakita pa yung kubiyan. I'm sure nakita naman ang mga simple bagay yan. Kaya nga, napaka, wala talaga silang political will to resist the dictates of foreign countries na mag-privatize kayo.